Good day mga ka-sports natin dyan. Ivy Laksina, tinatantya nga ng mga manunood na masusungkot nito ang kanyang kauna-unahang award bilang Best Outside Spikers. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na galing nga noon sa posisyon na middle blocker itong si Ivy Laksina. Pero ngayon, nagpapakita nga siya ng magandang performance bilang Best Outside Spiker. At kita natin na talagang si Ivy Laksina nga ngayon ang nagsha-shine dito sa Efto Logistics. Makamit niya na kaya ang kanyang kauna-unahang award sa PVL? Alamin ang buong detalye. Kung bago ka muna sa aking YouTube channel at ngayon ka pala napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! Ivy Laksina, hindi natin maikakaila nang nawala nga si KKD sa kupunan nga ng Efto Logistics sapagkat nga nagkaroon nga siya ng mind injury at hindi pa nga siya ngayon pwedeng maglaro at ibabad nga sa loob ng court. Kung kaya kitang kita naman natin mga ka-sports natin dyan na nakasalalay nga kay Barbie Ivy Laksina ang malaking obligasyon. At kita natin na talagang nagtatrabaho naman sa loob ng court itong si Ibiang. Dahil nga wala nga si KKD, si Ivy Laksina talaga ang scoring machine nga ng Efto Logistics. Tinatantya talaga ng mga fans nito na talagang masusungkit na ngayon ni Ibiang ang kanyang kauna-unahang award bilang Best Outside Spiker dahil nga sa kanyang mga performance. At halata naman natin mga ka-sports natin dyan na malaki talaga ang tiwala ni Coach Regine Diego kay Ibiang. Kung kaya nga si Ibiang naman ay sinusuklian naman ang kanyang napakagandang laro dahil nga malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang coach. At kita natin na talagang ganadong-ganado naman itong si Ibiang pag nasa loob ng court at madalas nga sa kanyang ibigay ang bola ni Fajardo man or maging itong si Mars Alba. Kung kaya itong si Ivy, hindi na tayo magtataka kung siya ang talagang scoring machine sapagkat nga ang palaging set nga ng mga setter nila ay papunta nga kay Ibiang. Tinatan siya talaga mga ka-sports natin dyan na masungkit na ni Ibiang ngayon ang kanyang kauna-unahan nga na award bilang Best Outside Spiker dahil nga sa kanyang napakagandang nilalaro sa loob ng court. Akalain nyo naka 26 puntos nga siya versus nga sa Akari. Siya talaga ang bumuhat sa Efto Logistics at hindi natin yan makakaila. At mula nga noong pumalit nga siya ng posisyon or lumipat siya ng posisyon, galing nga siya sa middle blocker, ay nakitaan talaga natin na nag-i-enjoy itong si Ibiang sa pagiging Best Outside Spiker. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, si Ibiang na kaya ang makasungkit ngayong season sa PVL All Filipinos Conference bilang Best Outside Spikers or si Gemma Galanza? Dahil nga silang dalawa ngayon ang nagpupukpukan nga sa loob ng court. Kung sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, si Ibiang nga ang magkaka-award bilang Best Outside Spikers, magkomento na kayo or pipigilan to ni Queen Gemma Galanza at siya nga makakasungkit ngayon ng Best Outside Spikers. Kung sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, si Gemma Galanza rin para sa inyo ang Best Outside Spikers, magkomento na kayo sa baba dahil ang dalawa nga na naging parte ng buhay ni Dina Wong ay magaling talaga bilang Best Outside Spiker. Ngayon mga ka-sports, good luck na lang kay Ibiang at kay Queen Jay kung sino sa kanilang dalawa ang makakasungkit ng award bilang Best Outside Spikers. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.